Alamin na natin ang latest sa lokasyon at lakas ng bagyong Jenny mula mismo kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Magtani! Salamat, Pia. Mga kapuso, halos nasa kalupaan na po ng Aurora ang sentro ng bagyong Jenny. At dahil sa bagyo, ay nakataas pa rin ang signal number 2 dyan sa Isabela, Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Signal number 1 naman, nakataas pa rin sa Metro Manila, Cagayan, Apayao, Abra, Kalinga, Ilocos Norte, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, dyan sa Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, northern portion ng Quezon kasama ang Pulillo Island at Alabat Island, Cavite, dyan sa Laguna, Camarines Norte, northeastern portion ng Camarines Sur at Catanduanes. At mga kapuso, namataan po ang sentro ng bagyong Jenny dyan na sa may karagatan na ng kasiguran Aurora, kaya minuto na lamang ang binibilang at ito ay tatama na dyan sa kalupaan. Taglay nito ang lakas ng hanging nasa 65 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong umaabot na ng 90 kilometers per hour. Kumikilos pa rin ito west-northwest sa bilis naman na 35 kilometers per hour. At sa latest forecast track ng PAGASA, mga kapuso, magdamag na tatawirin ng bagyo ang Northern Luzon matapos itong maglandfall sa Aurora. Dadaanan ng mga probinsya ng Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, La Union at posible ring dumaan dyan sa Pangasinan kung bahagyang magbabago yung kanyang track. Pero mga kapuso, ha, patuloy na hahatakin ng bagyo ang habagat hanggang sa weekend kahit ito ay mapalayo na ng ating bansa at itong habagat ang siyang magbibigay ng mga pag-ulan. At dahil sa bagyo, maging I am ready po sa maulang magdamag sa malaking bahagi ng bansa, kabilang na ang Metro Manila. Pero mga kapuso, dahil matulin yung galaw nitong bagyo, bahagyang mababawasan yung mga pag-ulan sa hapon. Ibig sabihin, yung mga malalakas na pag-ulan, mas mababawasan pero tuloy-tuloy pa rin yung mga pag-ulan dyan sa Luzon hanggang dyan sa ilang bahagi ng Visayas. Pia? Magtani, hanggang kailan ba dapat mananatili malakas yung habagat? Base na rin dito sa track ng ating weather forecast. Kung titingnan natin, Pia, itong wind map, ay makikita natin na kahit nakalayo na yan, yung pag-ihip ng habagat, ito ay araw na ng Huwebes. Bukas pa lang tayo, Miyerkules, so Huwebes. Bahagyang pagdating ng Friday, tsaka unting-unting hihina yung hangin habagat dito sa Luzon, o lalo na sa may Western Luzon. So sa mga susunod, dalawang araw pa, Pia, ramdam pa rin natin yung epekto ng habagat na pinalakas nitong bagyong si Jenny. Pero ibig bang sabihin nito, Mang Tani, pagdating ng Sabado, sisikat ng araw? Posible, Jen. Posible, Pia. At ang ano natin, Pia, kasi, maaaring Huwebes, mayroon na tayong makitang araw dahil may habagat pa. Pero ang mangyayari dyan, sa umaga, maganda ang lagay ng panahon. Pero pagdating ng hapon, tsaka magkakaroon ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon. So, maaaring hindi lang Sabado, baka posibleng Biyernes, mas maayos na yung panahon, pero may mga pag-ulan pa, dulot pa rin ang habagat, lalong-lalo na pagdating sa hapon, Pia. Mm-hmm. At Mang Tani, meron na po ba tayong nakikitang susunod na bagyo pagkatapos ng Tropical Storm Jenny? Kasi di ba, ngayong buwan, ito na ang ikatlo, Mang Tani. Tama, Pia. Ang isang ano natin, posible, meron kasing ibang model tayong nakikita na may mabubuo dito sa may silangan uli ng Luzon, pero meron namang mga ibang model na nagsasabi, katulad nitong ating tinitingnan, wala. So, may posibilidad, lalong-lalo na, Pia, alam naman natin na September na rin, next week. Kaya ganun pa rin ang inaasahang dami ng bagyo ngayong August 2 to 4 at ganun din sa September. So malaking posibilidad, Pia, na baka next week, meron na naman tayong sama ng panahon. Kaya ibig sabihin lamang to, manatili tayong I am ready dahil talagang ito yung panahon ng bagyuhan dito sa ating bansa, Pia, buwan na Agosto at September. Alright, maraming salamat, Mang Tani. We'll be right back.